Nakalipat na ako. From my apartment hunting video, nag-share ko sa inyo ng mga tinignan kong potensya na lilipatan. Tapos nagpahula ako sa inyo kung ano sa tingin nyo yung kinuha ko. At ang dami pong tumama. Sobrang stress maglipat, pero sana maging inspiration to para sa inyo. Sa mga naglilipat ngayon, or sa mga nagbabalak lumipat, kaya nyo yan. Kung kaya ko, kaya nyo rin. First moving vlog ko, magsisimula tayo sa isang magulong empty apartment tour. Welcome to my new condo. Hoy, ako kasi magtutour! Welcome to New York! New condo! Dito sa... New York ko ba? Parang ko, di nagbabasa na script. New York! Recently ko lang nalaman na yung condo pala at apartment magkaiba. Kasi pag condo, ibig sabihin sa'yo yung unit. Pag apartment, nag-rent ka. So this is my new apartment! Woo! Ang nirentahan ko ay 2BR. Ito yung itsura. Paano mo ba ito tour? Ito yung entrance. Tapos pagpasok mo, kitchen agad. Super tiny lang nung kitchen. Okay lang kasi di naman ako maluto. Pero natry ko yung best friend mag-aral ng mga easy recipes. Tapos kung nasan kayo, dito ako magda-dining area. Is we'll go with the workspace. Ma-echo siguro yung vlog ko, no? Tapos ito yung balcony. Ay, hindi ko pala nasabi mo ito! Super duper high window! Ito na yung first bedroom. Bedroom ng mga anak ko. Nagrenta ng 2BR para sa mga aso. Tapos may sarili pa silang CR. Itatrain ko kasi sila na mag-potty sa CR na para hindi po aksaya sa PayPal. Bala ko maglagay ng washing machine dito. Ang iniisip ko nga, kapag nagka-bisita ba ako, dito ba sila mag-CR? O doon na lang sa CR ko sa taas? Sa taas na lang? Sa taas na lang. Kasi CR to ng mga baby. Alas, gusto rin nila dito. Sabi mo lang na ano, ay note lang ha, yung CR dyan sa baba. CR ng aso. Tapos may ganito, Cisco something. Telephone siya, tsaka parang video eme. Pwede mo makita yung front desk kapag may bisita, or may pag-grab, or Shopee, Lazada, ganun. Okay tayo. 70 square meters to. Tapos ito yung bedroom. Bala ko maging cozy lang dito. Bago yung mga aircon dito sa unit na to, tapos inverter. Ito yung view sa bed area. Since hanggang ceiling yung maliwanag talaga, super. Pwede na akong agent. Kung nagkaroon tayo ng studio, 1BR, 2BR, DM nyo ako, lalakad ko kayo sa mga ahente. Tapos, dalawang malaki yung cabinet. Sining! Sana kasya gamit ko, no? Kasi kung hindi, bukhang maglalagay pa ako ng mga sampayan ka. Tapos, may sarili akong CR dito sa taas. Grabe! Ang laki! Paano ba ako matahay ganyan? Tapos may frosted emel dito para may ilaw pa rin sa CR. Tsaka para hindi kakita. Ito yung itsura ng CR. Parang hindi ito nabago. Ito yata yung layout na to mismo ng condominium, no? Maluwag-luwag naman. Ako ka lang. Pag napagod ka, maligo kasi nakapagod yan, diba? Ako ka lang dito. Pag nag-breakdown, pwede tumabay dito. Pero babawasan na po natin yan. Yun lang! So, kaya na po namin maglipat ng gamit kasi nakatambay sa labas. Baka mahuli kami sa CCTV. Tara na po. Yay! God, sobrang ganda ng view ko and lighting. Diyan yung sunset, pero dun yung sunrise. Grabe, sobrang dami kong gamit. Thank you. Ay, ito na yung ref. Ayos! Namay kong damit! Ano ba yan? Mukhang boss ka nga! Nagpo
Papadala na natin yan sa Pinas eh. Bye-bye! Ayaw niya yata dito sa New York eh. Ngayon, dalawang aso naglalaro. Tarot! Ay, Karol! Iba talaga yung feeling kapag bagong lipat ka, tapos first tulog mo eh. Wala pa akong bed frame na sa floor lang tong mattress ko at makapal siya. Aga ko nagising, grabe. Kasi puno-puno ng windows itong apartment ko. Tapos yung isa dito, umihi agad sa kama. Ando naman yung pipad niya. Uy, galing mo ah. Grabe, ang dami kong kailangan ayusin. Pero baka mag-start ako dito sa cabinet ko kasi sobrang dami pong nakaharang. Actually, nagbawas na ako. Saan ko ito lalagay? Nakita niyo naman siguro na nagbawas na ako ng gamit, no? I mean, damit. Sa wakas, na-realize ni Pam na hindi niya ginagamit lahat ng damit niya. Oh my gosh, ang baho ng utot ko. Sorry, ang pangit ng view. Nakamaliit na tripod lang ako kasi yung malaki kong tripod na e-extend na dun pa sa mga balikbayan box. Hindi ko alam kung alin doon. Hang ko muna yung mga jackets ko dito. Taas pala dito. Sana kasha na dito lahat ng jackets ko. Diyos ko dahil pag hindi pa nagkasha yan, ewan ko na. Actually, kailangan ko din maghanap ng ano. Diba mataas to? Tapos sobrang dami pang space dito pababa. Yung pang-organize sana dito ng mga damit para hindi sayang yung space. Hindi ko lang alam kung saan meron. Bakit hingal-hingal ako agad? Ito pa lang sinasampay ko. Ang bigot! God, ano yun? Sabi ko dati sa hall ko, binili ko to kasi sorting ko to sa Japan pero never pa ako nakapunta ulit sa Japan. Pero ang dami pa rin damit sa lapak. At nanonood ako ng How I Met Your Mother. I mean, nakikinig. Harot, natulog ka? Organized dyan. Hindi pa yan lahat ng mga damit ko. Parang ewan. Dito mga sports attire. Ito sweatpants and shorts. Tapos mga tops and dresses. Pantalon ulit. Dito yung mga socks. Mga panty ko nasa baba pa. Tapos mga tops ulit na hindi nakahanger. Tapos dito yung mga shirts ko. Tapos, nilagay ko muna dito yung sampayan ko. Bala ko maglagay dyan ng mga favorite clothes ko. Medyo hinihingal ako. Ang init. Magbubukas ako ng aircon. Oh my God! Grabe, tagal ko din nagamit tong ref na to. What? Ang dumi! Oh my gosh! Hindi ko alam sa magsisimula. Ang dami. So, try ko ayusin to para makapaglakad kami ng ayos. Hot chicken, xiaolongbao. Mm. Ang sarap, pero mas masarap to kung mainit dumating. Kagabi, nanood ako sa Disney Plus ng Devil Wears Prada. Ngayon lang ito ko naka-enjoy ng movie sa kama ko. At oh my God, naarawan na ako kahit mainit tinitiis ko. Girl, ang tagal ko hindi naarawan. Hindi ko lang kung napapansin yun sa mga vlogs ko. May vlogs ba? Pero yung onting-onting vlogs ko, doon sa last house, walang kaaraw-araw. Grabe, ang bilib. At ayan, naarawan na ako. Thank the universe. Kaya yun ang pababa ako. Parang ko yun tong order ko. Parang ang nostalgic nung feeling na maglalahad ka sa hallway. Mag-elevator ka pababa. Kukuha ka ng order mo.
Thank you so much sa pag-support sa akin. From the beginning hanggang ngayon, thank you sa inyo. Kasi kung hindi nyo ako pinapanood, siguro wala ako dito. Thank you na sa mga nag-DM sa akin sa Insta. Doon ako maraming nakakausap sa DMs. Yung mga nakwentuhan ako sa inyo before, na alis na ako. So, nauna nilang nalaman before the vlog. Ang cute lang kasi, di ba, na-share ko sa inyo recently na parang feeling ko wala akong friends. Pero pagkausap ko kayo sa Instagram, parang feeling ko may mga tropa ako na nag-gets ako. And ang saya nun for me. Thank you for talking to me. Sana matapos ko na yung pag-aayos dito, pero napakarami ko pang kailangan bilhin. Painom nga, nakasandal kayo sa tumbler ko eh.